Hindi ako magpapakita, pero ito lang ang magiging payo ko sa pamilya Veloso bilang isang OFW na nagtatrabaho at may malasakit din sa kapwa. Wala man ako nagawa sa inyo na pagtulong, tanging dasal lang sa pamilya. Sana naman lahat ng nangyari sa buhay nyo, pagligtas sa anak nyo, si Mary Jane Veloso, bigyan nyo ng halaga, lubusin nyo ang pagpapasalamat sa Panginoon, sa mga tumulong, sa mga sa gobyerno, na delay man yung pag-action nila, pero super talaga. Wala akong masabi. Talagang in God's help talaga natulungan kayo. Kasi kung tutuusin, kung iisipin mo na lang na maniningil ka sa gobyerno, para ano? Kasi kung magiging matapang kayo, walang mangyayari. Kaya ang dapat yung gawin, magdasal, makisama, kung sino mga tumutulong sa inyo, huwag kayong magpagamit sa mga taong nakapalibot sa inyo na pwedeng ikagalit ng inyong kalooban. Kasi kung maririnig nyo sa kanila ang mga negative na sinasabi about sa government, talagang masira ang utak nyo. Kasi ipapasok nyo sa kabila, isisiksik nyo rin talaga sa kabila, hindi nyo inilalabas. Sana yung mga ganoong bagay na kahit konting tulong, kahit nga dasal lang eh, diba? Kahit dasal lang na naitulong sa inyo, sobrang pasalamat nyo na, diba? Yun pa kayang nagbigay sila ng oras na para kausapin sa Indonesia ang president, kahit nag-ano kabisa ang government natin. Oo, may mga kapal pa ka ng government, pero hindi naman lahat natin. Minsan sabihin natin kaya tayo mahirap dahil sa gobyerno. Pero kung tutuusin, magtrabaho lang tayo, magsumikap tayo. Makakaahon din naman tayo eh. Kung iaasa natin lahat sa gobyerno, iilan lang naman ang ano nakaupo sa gobyerno, ilan tayong mga nilalang na hindi nakaupo. Kung iisa-isahin tayong lahat, paano naman din sila, hindi na sila matutulog? Yun ang bagong gusto natin. Sa akin lang, dasal lang. Inay, ikaw yung matanda na dapat nakakaintindi. Hindi yung ikaw yung inay na nagagalit. Kasi yung anak mo nagdarasal para makalaya. Dapat kayo din. Hindi yung pag si paniningil sa gobyerno yung nasa isip nyo. Maghihigante, ganyan. Tapos na yun. Yun lang naman ang payo ko. Wala na. Magdasal na lang. Isipin mo kung ang Diyos kayang maningil. Paano na lang hindi pa nakalabas yung anak mo? Diba? Yun ang isipin mo. Mabilis ang karma, inay. Alam mo yun? Sana isipin nyo muna kung anong gagawin nyo bago ang lahat. Concern lang ako. Isang OFW din. God bless sa inyong lahat.